And the winner is Nate Mendoza. Wow. Oh. Really? Really? Welcome to my YouTube channel. Well, may bago na naman po tayong update. Sana napanood yung video, mga kalda, pag-uusapan po natin yan. Yan po yung natanggap na award ni Mengay, na talagang best comedian, mga kalda. Talagang napakarami pong blessing sa dalawa. At kay Alden Richards naman po, actor of the year, na talagang very proud po talaga tayong mga Aldab Nation sa mga blessing po na nakakantam o nakakantam ng dalawa, mga ka-Aldab. Talagang saludo po tayo sa dalawa. Napakagaling po talaga si Mengay at si Tisoy. Yun nga lang po eh, bakit nga po hindi kasi sila pinagsasama? Hindi po ba? Kung pinagsama po silang talagang love team sa umpisa pa lang po, eh napakaganda po siguro. Kasi kung titignan mo, mga ka-Aldab, pag-usapan po natin ang pelikulang Baby Love, di po ba, hindi naman sila talagang mag love life, kumbaga parang MU lang po yun. Ganun din sa Imagine You and Me, parang MU rin po, di po ba, na talaga naman pong halos lahat po ng pelikula niya ay hindi siya masyado ang tinatawag na, hindi ko may paliwanag, mga ka-Aldab eh. Kumbaga bahala na po kayong mintindi, kasi parang yun po yung nakikita ko. So, talagang iba po kasi yung talagang napakagandang eksena na mapapanood po natin. Walang wala pa po eh. Kumbaga hindi pa po natin nakikita. Baka makita na po natin itong 2020, mga ka-Aldab. At sa second video naman, mga ka-Aldab, sino nga kaya ang kumukuha kila Baby Bust, kila Raisa May at Alden Richards, mga ka-Aldab? Nagtatanong lang po, sino kaya, mga ka-Aldab? Ano sa tingin nyo? Well, nakita naman po natin ngayon sila Mengay at si Tisoy. Nasa Dubai na po sila. Yung sa picture na yan po, eh, napakaganda po. Ang ibig sabihin lang po niya, mga ka-Aldab, eh magkasama po sila dalawa. Di po ba? Well, though, wala po tayong nakukuwang update ngayon dahil hindi pa po na kasi nagsisimula. At medyo naka-focus pa po yung mga tao sa kanila. Siyempre, mamaya po ay magsisimula na ang Itbulaga sa Dubai na inaabangan na po natin. Sana nga po, ay maibigay ko sa inyo ang gustong-gusto nyong update na inaabangan sa channel na to. Dahil nga po, ang gusto lang po naman natin ay maibigay ko po sa inyo ang napakagandang update. Well, sa mga nagko-comment po sa atin, karapatan po nila yun, mga ka-Aldab, na sinasabi nyong tanggalin na sa listahan. Huwag naman po, kasi comment po nila yan eh. Kumbaga, hayaan po natin sabihin nila yung mga masasakit na salita. Kasi once na dumating po yung sa finish line, sa tamang panahon, eh sila rin man po, lahat ng sinabi po nila ay babalik din po sa kanila. Di po ba? Kasi sa totoo lang, mga ka-Aldab, yun lang naman ang panglaban nila sa atin eh. Sasabihin lang nila, tumigil ka na, Mr. Destiny, huwag kang paasa, wala ka na, wala nang Aldab. Di po ba? Paano yung nasabi? Binigyan niyo po ba ako ng ebidensya? Pinakitaan niyo po ba ako ng resibo? Di ba? Wala. Saka pa, paano yung sasabihin may army? Eh wala naman talagang lapin ang army. Kayo gumawa, siyempre kayo na po lahat maglilikha ng mga edited, kung ano-anong picture na maglalabasan, di po ba? Tapos sasabihin niya sa comment, huwag ka na magpaasa pa, Mr. Destiny, may never may na si Lane Mendoza, di po ba? Paano? Saan? Di po ba? Sinabi niya po ba ng live? Sinabi niya po ba ng totoo? Kahit sa interview ni Boy Abunda, wala siyang inamin, di po ba? Pero off-cam, sinasabi niya po sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga senior, walang
Darling. Ganun din po si Tison. Nahirap lang po kasi dahil wala po tayong ebidensya at video na magpapatunay. Kasi nga po, biglaan eh. Yung kay Echo, mga ka-Aldab, totoo po talaga yon. Kahit yung mga bading na nagsasabi, totoo po raw. Hindi magsisinungaling yon dahil hindi na mamlapans si Mengay. Katrabaho lang po sila ni Echo. Di po ba? Yung pa, ba't magsasalita sila na wala po talagang army sinabi nila? Hindi naman po sila sisikat. Di po ba? Ang sinasabi lang nila, yung narinig nila mismo sa bubig ni May Mendoza, mga ka-Aldab. Kaya nga po, lagi po ako nagbibigay sa inyo ng update. Tinitignan ko muna o sinisigurado ko po na hindi tayo mababash. Kasi nga po, napakarami pong pinupuna sa atin, mga ka-Aldab. Kada update natin, eh, pinupuna nila. Sa totoo lang, mga ka-Aldab, siyempre, diba? Napakarami kong video, mga ka-Aldab. Kapag ka pinanonood nyo, lahat po ng update ko, eh, napakaganda. Lalong-lalo na po sa mga mami at sa mga senior na kapag ka nagbigay ako ng update, yung mga edited picture, sinasabi ko kung paano nagawa at saan siya nagsimula. Di po ba? O kung bakit nandun si Nevermind. Di po ba? Ina-update ko po sa inyo at buong-buong detalye. May videos, may photos na talaga namang sinasabi ko po 101% lagi dyan. Totoo, hindi po tayo gagawa lang ng kwento na sasabihin po natin na may nagsabi ng ganito, may nagsabi ng ganyan. Tignan nyo, hindi po ba? Katulad nga po ng video na pinakita ko sa inyo, ako po magtatanong kung sino po ba kumukuha ng picture nila Alden Richards at ni Raisa May. Hindi po ba? Kasi may sasabihin ko si Mengay, wala naman po. Hindi naman po kayo maniniwala. Ngayon yun na lang po yung tanong na pwede nyong ibato kay Raisa. Di po ba? Mas maganda po siyang may sabi kasi malalaman niyo po. At sa picture po ng may kasama si Tisoy at si Mengay na magkasama, talagang doon, mga ka-Aldab, eh, makikita niyo na malapit o kumbaga magkasama silang dalawa, mga ka-Aldab. Di po ba? Hindi lang talaga makuha yung tipong nag-uusap po sila. Yung mga kilig moments, di po ba? Kasi nga po, ayaw din po ng Dabber God na makakuha sila o sa kanila manggaling yung issue, yung mga post nila. Kaya kumbaga tama lang sa alaga po, sa Aldab Soko lang po siya may lalabas. Kasi sa mga Dabber God, tinatago talaga nila yan. Maliban lang po sa mga Aldab Soko na nakakuha, mga ka-Aldab. At eto pa, mga ka-Aldab, ang pinaka main event natin. Alam niyo po ba kung gaano kamahal ang mga suot ni Alden Richard? Ito lang po mapatunay, mga ka-Aldab, na sa mga suot po ni Alden Richard, hindi niyo mapapansin na mamahalin. Di po ba? Simple lang, pero maganda. Hindi katulad ng ibang artista na kapag ka bumili, ipopost po pa nila sa Instagram, sa Twitter, kung magkano yung halaga ng suot-suot nila. Samantalang kay Tisoy po, eh, nakita natin at na kumbaga na-post natin kung gaano pala kamahal ang suot ni Alden Richard. Di po ba? Yan po yung mga simpleng tao na talagang hindi masyado pinupost kung magkano yung damit nila, dahil alam po naman nila yung mga gamit nila ay very memorable. Di po ba? Ganun din naman po si Mengay. Yan po yung sinasabi ko sa inyo, laging real couple, na kapag dating sa mga gamit ay talagang meticuloso po ba? Yung po ba tawag doon, mga ka-Aldab? Na simple lang pero mamahalin. Di po ba? Hindi mo na kailangang magsuot parang sandamakmak na mga ano at sasabihin mo sa post sa social media kung magkano yung halaga nun. Di po ba? Sa kanila, hindi nyo po malalaman yan. Tanging sa mga Aldab, so kung nyo lang po mapapanood yung mga ganyan po kamahal na suot nila Mengay at Tisoy. Di po ba? Well, malapit na po magsimula ang Eat Bulaga sa Dubai. Kaya update na lang po tayo. Hanggang dito na lang po ang latest update ko, mga ka-Aldab. Kaya kung bago pa po kayo sa channel na to, eh subscribe na kayo para lagi po kayong update sa Galawang Aldab.
Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.